Samantala, kumustahin natin ang latest sa PPCRB na kasalukuyan pong tinututukan ni Jamie Santos. Jamie? Returns na dumating dito sa kanilang command center dito sa UST. Ito'y para masimula na raw ang pag-e-encode ng datos mula sa kopya nila ng election returns. Unti-unti nang dumarating ang mga ER. Unang dumating ay ang batch ng ER mula sa Sampaloc, Maynila. Dumating naman ng 12:23 ngayong hating gabi ang kopya ng ER mula sa Balintawa, Quezon City. Ayon sa PPCRV, mahalaga ang mga ER dahil ito ang ibabangga o ikukumpara sa mga na-transmit o naipadalang mga numero para matiyak na nasa maayos ang mga resulta. Sa command center, mano-mano itong i-encode ng mga volunteers at ang kaparehong balota nito ay i-encode din ng ikalawang set ng encoder para makita kung tugma ang bilang ng mga boto. Sa unofficial PPCRV count, as of 2:32 a.m., nasa 99,160 o 92% ng clustered precinct ang nabibilang sa unofficial PPCRV count. Leading pa rin si presidential race si Bongbong Marcos na may botong 29,319,865. Sinundan ito ni Lenny Robredo na may 13,986,496. Sinundan ito ni Manny Pacquiao na may 3,275,855. Isko Moreno na may 1,794,789. Ping Lacson na may 844,620. Faisal Mangundato na may 213,733 votes. Ernie Abella, 104,335. Leody De Guzman, 85,992. Norberto Gonzalez na may 82,144. Jose Montemayor Jr., 55,796. Sa vice presidential race naman, nangunguna pa rin si Sara Duterte na may 29,554,604. Sinundan ito ni Kiko Pangilinan na may 8,724,776. Vicente Soto na may 7,793,031. Doc Willie Ong na may 1,762,404. Dito Atienza, 245,479. Manny Lopez, 142,705. Walden Bellio, 92,107. Carlos Serapio, 82,141. At Rizalito David na may 50,784 votes. Ivan? Jamie, ano ang sinabi ng PPCRV tungkol sa mga ulat na mga pumalyang VCM machine o vote counting machine o yung mga corrupted na SD card? Meron ba sila mga nakuhang reports din tungkol dyan? At ano ang posisyon ng PPCRV sa maraming insidente ng mga pumalyang VCM? Yes, Ivan. Kanina doon sa ibinigay nilang statement ng PPCRV, kaugnay doon sa mga natanggap nilang report, kaugnay doon sa mga palyadong VCM, yung mga hindi dumating na replacement o hanggang sa ngayon hindi dumarating na replacement, yun daw bilang na natanggap kasi nila is kanina pa yun, nasa mga 200 pa lang. So sabi kanina ng PPCRV, hindi pa daw ito nasa parang nakaka-alertong level dahil nga daw maaari nga ang dahilan nito ay dahil 6 na taon na nga nating ginagamit itong mga VCM kaya maaring palyado. Pero bagaman daw hindi sa kanilang pananaw ay hindi ganitong nakaka-alarma yung bilang nitong dami na palyadong VCM ay tinututukan daw nila yung mga reports nito at beberipikahin at ipinaalam sa COMELEC. Ivan? Meron din tayong mga nakukuhang feedback sa social media, Jamie, not to cast doubts on the results of the elections, pero may nabibilisan. Parang pagkakasara pa lang ng botohan, ito na, biglang dagsa na yung resulta ng bilangan. So parang may mga nabilisan at parang may nagdududa. Ano masasabi ng PPCRV dito, Jamie? Ivan, sa ngayon hindi pa nagbibigay ng pahayag ang PPCRV kaugnay dito nga sa mga nagiging komento, obserbasyon ng publiko kaugnay sa parang napakabilis nga na sistema ng pagdating ng mga bilang o talis na nga lumalabas na resulta ng botohan kanina. So siguro dahil nga naman sa mga previous elections, kung titignan natin parang pagdating lang nung hating gabi, antagal pa o ilang percentage pa lang ng bilang ng mga boto o ng natatransmit sa PPCRV o
maging mga sa mga nakikita natin sa mga TV networks ay malaki nga yung parang tila kaibahan dahil nga parang ang mabilis. Pero sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng statement ang PPCRV kaugnay dito. So sa ngayon, Jamie, 92% na yung natatali unofficially ng PPCRV. Mm-hmm. Would you have the information kung saan manggagaling yung remaining 8% or so para makumpleto ang picture ng resulta ng election 2022? Ivan, maya-maya lamang magbibigay ng karagdagang impormasyon ng PPCRV kaugnay dun sa ilang na lamang at saan manggagaling yung kakulangan na porsyento para matapos na itong tali o yung unofficial tali na dumarating dito at yung mga darating pa ding inaasahan na dumarating na mga election returns ay inaasahan ngayong umaga ay sunod-sunod na raw yung dating nito para magiging tuloy-tuloy na yung pag-encode ng mga volunteer encoders natin para mapagbangga nga itong pumasok na transmit ng mga datas at itong ang mga nasa election returns, Ivan. Okay, maraming salamat, Jamie Santos.